Subalit pinagpasyahan niyang tanggapin ang alok ni Teddy. At natitiyak niyang isa sa mga dahilan ay si Gino. She wanted to give her heart a chance. Kaya ganoon na lamang ang tuwa ni Teddy nang makita siya kinabukasan sa munisipyo at malaman ang kanyang pasya. Nangako itong ipalilinis ang klinika sa araw na yon at ganoon din ang apartment na titirhan niya. Teddy gave her the keys to the building. Kasama ang dalawang tao nito ay nagtungo sila sa klinik upang maituro niya kung saan niya gustong ilagay ang mga kasangkapang naroroon. Parehong sa klinik at sa apartment sa itaas. She was impressed. Malaki at malinis ang klinika. Ang pintura ay halos bago pa. Ganon din ang mga gamit ni Dr. Dionisio. Tulad ng sinabi ni Teddy, ideal na lying in ang klinik. At ang magiging apartment niya ay malaki at maluwang din at may sariling bathroom sa itaas. Matapos niyang ituro ang gusto niyang mangyari, lalo na sa apartment niya, ay ipinangako sa mga tao na maaari na siyang magsimulang mag-clinic makalipas ang 4 na araw. Natawa siya, but she might. Kompleto ang klinika kahit na mga first aid medicines. In 5 days time ay fiesta na, Isa. Sabi ni Teddy, may parada sa umaga at pasayaw sa plaza sa gabi. Inimbitahan kita sa bahay. Leon is excited to see you. Ang sabi, dapat daw ay dinadalaw pa rin siya ng obi niya. Biro nito. She laughed. Darating ako, Ted. Pumormal si Teddy. Ikinagagala ko ang pagdating mo sa bayang ito, Isa. Sinasadya man o hindi, for more reasons than one. Idinagdag nito ang huling sinabi sa makahulugang paraan. Araw ng fiesta ng San Joaquin, gabi na nang dumating sa bayan si Isa. Dahil hindi niya magawang iwan si Marcia na biglang nahilo ng umagang yon at si Jerry ay hapon na nang dumating. At tama ang hinala niya na nagdadalang tao ito ng kuhanan niya ng test. Walang pagsidlan ang mag-asawa sa tuwa ng iwan niya. Isa yung magandang regalo sa anibersaryo ng kasal ng mga ito sa 1 linggo. Pagpasok pa lamang niya sa kabayanan ay sinalubong na siya ng ilaw sa mga poste, makukulay na banderitas at malakas na tugtugan mula sa direksyon ng plaza. Maraming tao sa plaza at nagkakasayahan ang lahat. Gusto man niyang magtungo sa bahay ni na Teddy ay gabi na at hindi na niya yon matatandaan bukod pa sa malayo yon sa kabayanan. Umaasa na lamang siyang makikita niya sina Gino at Teddy sa plaza. Ipinarada niya ang sasakyan at nakisiksik sa mga taong naroroon. Maliwanag na maliwanag ang buong paligid. Sa gitna ng plaza ay may sayawan na nagaganap. Sinuyod ng mga mata niya ang mga taong nakapaligid. Umaasang makikita ang mukha ni Gino sa mga ito. Sa halip ay tinig ni Angela ang naulinigan niyang tumatawag sa kanya. Tita Isa! Sabi nito nang makalapit at agad siyang niyakap. Kung ganun, hindi nagsisinungaling si Tito Teddy. Darating ka. Pero kanina ka pa naming umaga hinihintay. Parang hilong talito na parot-parito si Papa sa bahay ni na Tito Teddy at silip ng silip sa labas. She was pleased to hear that. Where's your father? Subalit bago makasagot ang bata, ay nag-materialize sa harap niya ang hinahanap. He was heart-stoppingly gorgeous in his barong Tagalog. Black pants and leather shoes. Nakalugay ang buhok nito and it wasn't that very long after all. It almost didn't reach his shoulders and it was cut in a shaggy style. Ang buhok nito ay hindi dapat bumagi sa suot nitong formal na barong. But she had this feeling that Gino would do justice in everything he wore. Even in rags, she groaned inwardly. Bakit wala siyang makitang kapintasan sa lalaking ito? He couldn't be that perfect, could he? You're more than late, he mildly accused. Matatapos na ang okasyon. I'm here now, she said smiling. You're looking good. Bigla itong nailang. And Isa could swear he was blushing. And she was amused. A cowboy in barong Tagalog? At nagbablush sa isang simpleng papuri?
This really makes me uncomfortable, but I have no choice. Isa ako sa mga opisyalis nitong pistang ito. Pa, isayaw mo si Tita Aisa, Angela urged. Nagkatinginan sila ni Gino tila parehong hindi malaman ang gagawin. Hindi ako marunong sumayo, Angela, protesta nito. May babala sa mga mata habang nakatitig sa anak. Ay naku, Papa, ang hina mo talaga. Basta yakapin mo si Tita Aisa at gumalaw-galaw kayo sa gitna ng sayawan, ayos na. Hindi mapigilan ni Aisa ang mapahalakhak sa sinabi ng bata. Puno naman ng iritasyon ang mukha ni Gino. Kung dahil sa sinabi ng anak o sa pagtawa niya, ay walang makapagsasabi. Tingnan mo nga ang mga kalalakihan at nakatingin kay Tita Aisa, patuloy ni Angela. Mauunahan ka pa niyan eh. Tama si Angela dahil bukod sa mga kabinataang nasa kanilang paligid ang pansin, ay isang lalaki ang lumapit. Medyo may itsura naman at sa tansya niya ay nasa early 40s ito. Tulad ni Gino ay nakasuot din ito ng barong Tagalog. Ikaw pala ang bagong doktor na sinasabi ni Teddy. Nagtatampo ko at hindi kayo pinakilala nitong si Gino sa akin. Si Mark Aisa, siya ang busy mayor ng bayan ito. Bise, si Doktora Cuenca. Matamis ang umiti ang lalaki at kinamayan si Aisa. Ikinagagala kitang makilala, Doktora. At maaari ba kitang may sayaw? Nako, sorry po, Bise! Sabi ni Angela bago pa makasagot ang sino man sa kanila. Nakasagot na po siya sa papa ko na magsasayaw sila. Umangat ang mga kilay ng Bise Alcalde. Puno ng kaaliwang pinaglipat-lipat nitong tingin sa bata at kay Gino. Ah, puno ng kahulugan yun. Okay, pero ipangako mo sa akin, Doktora, ang susunod na sayaw. Tumango siya at nginitian ito. Si Angela ay kinuha ang kamay ng ama at inilagay sa braso niya at inudyukan nang isayaw siya. Gino glared at his daughter. Ganun pa man ay iginiya siya nito patungo sa gitna ng covered basketball court na siyang ginawang dance floor. Hindi naman siya matapobre. Katunayan, marami sa mga pasyente niya sa hospital ang mahihirap. Pero nung kasabuhay ni Aisa, namiisip niyang mapaparoon siya sa gitna ng mga ordinaryong tao at makikipagsayaw sa gitna ng basketball court. Sa ere ay nalalanghap niya ang sari-saring amoy ng mamurahing pabango at men's cologne mula sa mga nagsasayaw. And men were chewing gum para disimulahin ang amoy ng nainom na alak. Effortlessly, Gino swept her into the midst of the couple swirling under the tune of April Boy Regina's song. Nangibigin kita'y marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. She expected herself to be horrified, lalo na totoong hindi naman marunong sumayo si Gino at ni halos hindi naman sila gumagalaw sa kinatatayuan nila. Step 1, Step 2 na pakaliwa at pakanan lamang ang ginagawa nito. At kung hindi niya maingat na iniiwasan ang mga paa nito, ay malamang na matapakan siya o siya ang makatapak. But how could she? Ni hindi niya naririnig ang kanta o nakikita man ang paligid. It was the sensations of floating that she was so aware of. And the pounding of her heart, or was it his? She could feel the strength of his muscles beneath his lip. She was supremely conscious of the strength of the arm circling her waist, of the firm clasp of his fingers on hers. The man touched her in a thousand indescribable way. Alam niya may damdaming namamagitan sa kanila, at ang kaligayahang nararamdaman niya sa pagkakakilala rito ay hindi niya maipagkakaila. Kaligayahan na kung tutuusin ay abot kamay lang, pero parang kay layo. Alam mo bang mula kaninang umaga, wala nang ginawa si Angela kundi sermonan ako. Her brows arched. Dahil? Kung sinusundo ba naman daw kita sa sagada, di sana kanina ka pa nandito. Wala raw akong alam na romance at panliligaw. Puro palpak daw mga pinagagawa ko. Wala raw mangyayari sa mga diskarte ko kung gusto ko makabihag ng isang babaeng gaya mo. Pino siyang ngumiti. Siguro tama ang anak mo. Hindi ba't kung hindi dahil sa kanya, malamang na hindi mo ako isasayaw? At natitiyak kung may sasabihin na naman sa akin yun.
ang aking magaling na anak. Matabang nitong sabi. Pinigil niya ang sariling matawa sa seryosong tono ni Gino. Nakabadya ang disgusto sa mukha nito. Hindi naman niya masasabing torpe ito dahil napaka-prangka pa nga kung tutuusin at hindi naman nahihiyang malaman niya kung anong nadarama nito. At may torpe bang nakahalik na sa kanya ng ilang beses? At noon lang niya napansin ang matinis na tinig ni April Boy Regino ay napalitan na ng rock at masiglang nag-iindakan na ang mga nagsasayaw. Samantalang iisa pa rin ang steps ng sayaw nila. Mabilis na yung tugtog, Gino, she reminded him. Nilinga ang mga nakapaligid na ang iba ay nakangiting nakatingin sa kanila. Tumiim ang mukha nito. Now, I'm a laughing stock. Sinabi ko naman sa'yo hindi ako marunong sumayaw, diba? Pero kung hindi mo tayo panggaya kung parehong kaliwa ang paa, sabihin mo ng derecho. Bahagyang humigpit ang mga daliri nito sa balikat niya. I don't mind really. Sinabayan niya yon ng pagkibit ng mga balikat. Ikaw, may problema ka? Napabuntong hininga ito. Kung problemang matatawag na hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko, kapag ganitong nakabilanggo ka sa mga bisig ko, malaking problema nga. That was very sweet. Nangingiting sabi niya. Sandali itong natahimik pero muling kumunot ang mga noo at tila nagre-reklamo. Sweet? Naiinis ako. Sweet sa'yo? Napailing ito. Ikaw, may problema ka ba sa akin? Ano nga ba ang problema niya rito? Bahagya siyang dumistansya at tinitigan ito. His handsome face was clearly troubled. But my God, she couldn't care less if they just stood there forever, with him holding her. Frankly speaking, wika nito nang manatili siyang walang kibo. Hindi ko may paliwanag ang nadarama ko sa mga sandaling to. Baliwala nga sa akin ang mga taong nakapaligid eh. Kung hindi ka lang mapapahiya, gusto kitang hagkan dito mismo. Nakayuko ito sa kanya at ang mga mata ay nakatutok sa mga labi niya, na para bang nasa disyerto ito at siya ang oasis. Don't you dare! Babala ni Aisa. Gino chuckled. Pero gusto mong hinahagkan kita, hindi ba? Huwag kang magkaila. Yan ba ang dahilan? Kaya kahit alam mong nasa cottage lang si Ted, hinagkan mo ako? Naiiritang sabi niya. Dahil iniisip mong gusto ko ang mga halik mo? Sumeryoso ang mukha nito. Nalimutan kong kasama ko si Ted nung makita kita. Kinakabahan akong hindi mawari. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko nang nasa harap na kita. So I decided to kiss you. And I love kissing you, Aisa. I know you love it too. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi mo gustong aminin sa akin. Napabuntong hininga siya. So, all right. I like being kissed by you. What now? Do we have to kiss every time we meet? Aba, hindi masama. Kung tutusin, hindi lang halik ang gusto kong gawin sa'yo. His voice was a note huskier. Gusto niyang mainis sa kaprangkahang yun. Subalit hindi niya maramdaman. Sa halip ay nag-init ang mukha niya sa gustong tukuyin nito. Lalo at ang mga mata nito ay bumaba sa dibdib niya. Alam niyang makapal ang suot niyang cotton blouse, subalit sa paraan nito ng pagtitig ay tila siya hubad sa paningin nito. She sighed again. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin, Gino? Huling gumuhit ang kalituhan sa mukha nito. Gusto kita, Aisa. Hindi ko itinatanggi yan. Katunayan, una pa lang na makita kita, parang may sumuntok sa sikmura ko. Kaya naiinis ako sa'yo. Ikaw lang ang babaeng nagpadama sa akin ng ganito. Knowing my daughter, natitiyak kong nasabi na niya sa'yo ang tungkol sa amin ni Monette. Wala sa loob na tumango siya, overwhelmed by his admission. She hadn't expected it. I was hurt, naturally. It was human emotion, kahit na sino pang nasa katayuan ko. Pero, tulad ng isang daplis na sugat ng patalim sa balat, naghilom yun makalipas ng ilang araw. That was a long time ago. May mga babaeng dumating at nagdaan. Pero ikaw ang gusto ko, Aisa. Hindi ko kayang pakibagayan ang nararamdaman ko sa'yo
Ginugulo mo ang pag-iisip ko. Pinagtatawanan ako ni Ted. Humigpit ang pagkakahawak nito sa baywang niya. Kinakain ko raw ang mga sinabi ko. I hate it. I don't want to look like a fool. Tulad niya. Nagsalubong ang mga kilay niya sa eritasyong nasa tinig nito. Kung kanina ay masarap pakinggan ang pag-amin nito ng damdamin sa kanya, ngayon ay nakakairita na. At hindi niya mapigil ang hindi mainis. Sa pagkakaalam niya, love was a delightful feeling. It makes one very happy. Pero sa nakikita at naririnig niya rito, ay tila siya pa ang sinisisi nito at nagugulo niya ang buhay nito. Gayunpaman, ay sinisikap niyang huwag umahon ang galit sa dibdib. Nung sinusuyo niya si Leonie, palagi na lang siyang tulala. Patuloy nito, disgust in his eyes. Laging nag-iisip ng mga bagay na gagawin para paluguran si Leonie. At nang maging asawa na niya, para pa rin siyang lokong laging nagmamadaling umuwi. Gayong magkasama lang sila buong magdamag. Napeperwisyo pati trabaho niya sa munisipyo. He loves his wife, Gina. She said softly. She envied Leonie. Naningkit ang mga mata nitong tinitigan siya. At sa tinig na puno ng iritasyon ay, love is a word created by fools, Isa. Ang dami kong kilalang naglolokoloko ang buhay dahil sa tinatawag na pag-ibig na yan. Ang ama na lang ni Angela, halimbawa. O mahaba ang listahan ko sa bagay na yan. At yan ang ikinakainis ko. My life was complete and satisfied until you. She exhaled a breath, holding her temper. Siguro tapusin na natin ang usapang to. Kalmante niyang sabi at kumawala rito. I'm so sorry. I made a mess out of your feelings, Gino. Pero problema mo na yan, hindi sa akin. Oh, dear Lord. Hindi pa niya nararanasang maligawan ng ganito. Kung panliligaw man lang na matatawag ang ginagawa ng lalaking ito. You're right, he said in a grim face. Mabilis siyang lumayo mula rito. Nagpupuyos ang dibdib na nakipagsiksikan sa mga naroroong nagsasayaw. Nang makalabas siya ng dance floor, ay dumire-diretso na siya sa pinagpaparadahan ng kanyang kotse. Pero may humabol sa kanya, si Angela. Ano na naman ang ginawa ni Papa? May sinabi na namang hindi tama, ano? Dramatikong sinapo ni Angela ang noo sa matinding disgust. Pinapayuhan ko na nga nang dapat niyang gawin eh. Mukhang mahihirapan tayo. Ayaw sundin yung mga nababasa ko sa mga love story. She turned to the girl patiently. Don't try so hard, Angela. Pero gustong-gusto ko nang mag-asawa si Papa para naman magkaroon na ako ng baby brother or sister. At ginagawa ko ang lahat para magkaroon siya ng mapapang-asawa. Alam niya ng buong San Joaquin. What are you talking about? She was mortified. Gumuhit ang guilt sa mukha ng bata. Nakita ko nang hagan ka ni Papa nung araw na paalis ka na. Ipinamalita ko yun sa lahat, pati na rin yung pagtulog mo sa silid. What? Eh kasi Tita Isa, gusto kong malaman ni Monet na hindi na siya babalikan ni Papa kahit na ano pang gawin niya. Isa pa, alam ng buong San Joaquin na marami na akong naireto sa Papa ko. Tulad ng ilan sa mga teachers ko. Pero wala naman siyang nagustuhan kahit sino sa mga yun. Ikaw lang nakikita kong kakaiba kong titigan niya. At natitiyak ko namang type mo rin siya. Kaya sayang naman kung hindi kayo magkakatuluyan. Gusto kitang maging mama, Tita Isa. Napabuntong hininga siya. Angela, hindi ganun ang pag-ibig. Hindi maaaring magkaroon ng asawang yung ama dahil lamang sa gusto mong magkaroon ng baby brother or sister. Gusto mo rin naman siya, hindi ba? Hindi niya magawang magsinungaling sa bata. Yes, but... Pero lagi na lang mali ang diskarte ni Papa. Kaya hindi na tumama-tama ang love story niyo. Napailing siya. Ang inis kanina kay Gino ay nahalinhan ng magkahalong amusement at bahagyang lungkot. You know what? I have a kid sister. She's 8 years old. She's sweet and I'm sure you'd get on like a house on fire. May kapatid kang bata? Kumislap ang mga mata nito. Tumango siya. Pero napakabata mo pa.
para makialam sa ganito mga bagay. Bakit hindi mo nalang kami hayaan ang papa mo na ayusin ang mga bagay na to sa pagitan namin, hmm? Walang magagawang tama si papa kung hindi ako makikialam, protesta ni Angela. Your father's a man, Angela. Imposible yung hindi niya alam ang paraan ng panliligaw. Leave it to him. Hindi mo pa ba napapansin? Hindi marunong maligo si papa. Para sa kanya, pag-aksaya lang ng oras ang romansa at panunuyo. Minsan, narinig kong sinabi niya kay Tito Teddy na hindi na dapat gawin ng isang lalaki ang paghabol sa mga babae at gawin na lang ang dapat gawin. Shortcut na lang daw. Nanlaki ang mga mata niya. Shortcut? Anong tingin ng father mo sa pag-ibig? Kalye? Lumabi ang bata. He said kasi he's too busy at the ranch. Kaya kung magugustuhan niya ang isang babae at gusto naman siya, wala na raw maraming usapan at kasalan na kaagad. Hindi niya alam kung dapat niyang paniwalaan si Angela o kung talagang narinig nitong sinabi yun ni Gino. But the fact was, tumutugma yun sa lahat ng mga sinasabi at kilos ng ama nito. She felt like a big fool, naisipin may romance na posibleng mamagitan sa kanila nito. It was all a fantasy. Baka nga talagang hindi interesado sa kanya si Gino. Baka naman nais lang nitong paluguran ng anak. At nagkataong tamang-tama naman ang pagdating niya sa buhay ng mag-ama. O baka naman mas maganda siya at mas edukada kaysa sa mga babaeng nakilala nito. Sa maikling salita, pasado siya kaysa sa mga naunang inereto ng anak. She felt sick. Kung hindi lang niya nakitang nag-iibigan sina Marcia at Jerry, at kahit ang mga magulang niya noong nabubuhay pa ang mga ito, ay hindi siya maniniwala sa pag-ibig. Mas lohikong paniniwala ang nag-aasawa ang dalawang tao dahil sa mga kapakipakinabang na bagay na makukuha sa isa't isa. Tulad na lang ng companionship at sa kama. Tita, hindi mo man lang ba bibigyan ng pagkakataon si Papa? Tanong ng bata sa naiiyak na tono. Nalulumong napatitig siya rito. Don't despair, Angela. I might give your father a chance. Tinanggap ko ang alok ni Tito Teddy mo na magklinika rito sa San Joaquin, hindi ba? Kumislap ang mga mata ng bata. Wonderful! Inilabas ni Isa sa Town Plaza ang kotse niya. Gabi na pero maliwanag pa rin ang lahat ng kalye. Inililiko na niyang sasakyan patungo sa National Road nang biglang may nag-overtake sa kanya. Nang makita niya ang pick-up, ay alam na niyang si Gino yun. Huminto ito sa gilid ng kalye sa unahan. Napilitan siyang magminor at pumarada sa likuran ng sasakyan nito. Bumaba ito at lumakad patungo sa may likuran ng pick-up at sumandal doon. Siya man ay bumaba rin sa kotse at lumakad patungo sa harapan at sumandal sa may hood. Matagal sila sa ganong ayos at tahimik na tinitigan ng isa't isa. Nagtatantiyahan. Pero tulad ng inaasahan na niya, ay magkasalubong na naman ang mga kilay nito. Tila hindi tiyak ang dapat gawin. But she died first kaysa maunang magsalita. I'm sorry for being rude. You're always rude, Gino. Humihingi ako ng paumanhin. You don't sound like it. Itinaas nito ang mga kamay sa ere. Ano pa ba naman ang gusto mong gawin ko? Pagusin ang dugo ko para maniwala ka? At susundan ba kita kung hindi totoo sa loob kong sinasabi ko? So, okay. Apology accepted. Malamig niyang sabi. Nakikita kong galit ka pa rin. But it doesn't matter. I want us to talk, Isa. Mula pa kaninang dumating ako, nag-uusap na tayo. Pero wala tayong napag-usapang maaari natin mapagkasunduan. Hindi ba at napagkasunduan natin gusto natin ang isa't isa? That we also both enjoyed kissing each other? Mula sa liwanag na nanggagaling sa poste, ay nakita niya ang nakatagong ngiti sa mga labi nito. Kissing, yes. Men usually enjoy kissing a woman. Isa, pinutol niya ang protestang gusto nitong sabihin. Pero yung gusto natin ang isa't isa, I doubt it. Alam ko kung bakit tila ipinapakita mong interesado ka sa akin. Sinabi na sa akin ni Angela. Nagsalubong ang mga kilay nito. Sinabi sa iyo ang alin? At anong ibig mong sabihin ipinakikita kong interesado ko sa iyo?
Danger sparked in his eyes. Napabuntong hininga si Aiza. Don't pretend you like me, Gino. Pero totoong gusto kita. Maraming sabi nito. But you would have preferred not to like me. Is that it? May ilang sandali ang pinalipas nito bago sumagot. I don't want to offend you, pero tama ka dyan. Pero hindi ko itinatangging gusto kita. At nasa dibdib ko na yon. At wala na akong magagawa. Hindi pa ba sapat yun? Sapat para saan? Para maging magkasintahan tayo. At ang dapat mo lang naman gawin ay sabihin sa akin gusto mo rin ako. Oh, well, you can tell me you love me. Kung yun ang gusto mong sabihin. I don't really mind. Knowing you women, gusto nyo ng romantiko at mabulaklak ng mga deklarasyon. Napakurap si Aiza. The man was unbelievable. Gusto ko sanang bigyan ka ng panahon para mag-isip. Patuloy nito. Pero nagbago ang isip ko ngayong gabi na. Kung hindi ko itutuloy ang pagbakod sa'yo, malamang na maunahan ako ng iba. Si Busy na lang halimbawa. Biyudo yon. Pagbakod sa akin? Nanlaki ang mga mata niya. Ako ba ang pinag-uusapan natin? O piraso ng lupa? Pareho yon, hindi ba? Kaya binabakura ng lupa para malaman pag-aari mo yon? At gusto kong ipaalam sa buong San Joaquin na nasa mga kamay na kita. At least matitigil na si Monet sa pagpipilit na magkabalikan kami. Nang humindig ang mga balahibo niya. Wala pa ako sa mga kamay mo. At wala akong pakialam kung... Wala pa nga, he said with a shrug. Pero gusto kong isipin mo na pag-aari na kita. You don't own me, Gino. Magiging pag-aari kita. Kung handa ka lang amining nagkakagustuhan tayo, then... Then what? Ang fuse niya ay unti-unting nauupos. Then let's marry. Authorize it in na ikasal tayo. Kung gusto mo naman ang preparasyon, okay lang. But don't expect me to woo you. Aiza, I don't have time for that. Wala akong oras para sa kalokohang yan na pinalawak ng mga babasahin sa libro at pelikula. Aiza was speechless. So much for romance. So much for her romantic fantasies na tinaglay niya sa loob ng mahabang panahon. Kailangan ihagis na niya sa hangin ang pagnanais na handugan siya ng mga bulaklak, tsokolate o padalhan ng love letters sa isang perfumed stationery ng lalaking gusto niya. Siguro nga ay para lang sa mga teenager yon. And my God, nililigawan at nag-aalok ng proposal sa kanya ang Judas na to sa kalye? Ngayon niya nauunawaan kung bakit naiirita kahit si Angela rito. Para rito, kahit ang pag-aasawa ay isang transaksyon. Hindi ka na nagsalita, sabi nito. Nalingkit ang mga mata niya na tinitigan nito ng ilang sandali. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? I've never been more serious in my whole life, Aiza. Gusto kita. Ano pa ba ang kulang sa sinasabi ko? Okay, alin sa dalawang gusto mo? Una, pwede nating sayangin ang mga araw at buwan sa mga ritual na itinakda ng lipunan sa pagliligawan sa pagitan ng isang lalaki at babae. O gamitin natin ang ating sentido komon at maging praktikal at kalimutan ang romantikong pagliligawan na inaasahan mo. Na kung tutuusin, hindi naman talaga kailangan para... Ibinitin nito ang sinabi. Para ano? Hindi niya alam kung bakit hanggang sa sandaling yun ay nandun pa siya at nakikipag-usap dito. Para sa pagpapakasal at pagsasama. Doon din naman pupunta yun, di ba? Listen, Aiza. Hindi ka nawala sa isip ko sa loob ng ilang araw mula nang makilala kita. Hindi pa ba sapat yun? At alam kong ganun ka rin. Nakikita ko sa mga mata mo. Really? She was sarcastic. Unti-unti nang umaabot sa boiling point ang inis niya. Really? Dati akong chemistry teacher, Aiza. At naniniwala ako roon kaysa sa pag-ibig. Napatunayan na natin ang chemistry natin sa isa't isa sa tuwing naghahalikan tayo. So what are we waiting for? Wala siyang mahagilap na sasabihin. Maang na nanatiling nakatitig dito.
Hindi ko maintindihan kasi kung bakit kailangan pa ng mga babaeng gawing komplikado ang isang simple at natural na pangangailangan ng isang tao. Sa pamamagitan ng mga bulaklak na pananalita at mabusising mga ritual. Besides, kung gusto mo naman magkaanak, aba, walang problema sa akin. He flashed her with a leering smile. She counted from 1 to 10. She took a slow breathing, inhale, exhale, para pawiin ang atake ng alta presyon at pahupain ang init ng ulo niya. Hihintayin ko ang pasya mo, Aisa. Tinitigan niya ito, her gaze deliberately calm. Mas gugustuhin ko pang kumain ng pinritong sawa kaysa magpakasal sa isang lalaking ganyan kung mag-alok ng kasal. For a while, he just stood there, unable to say anything. Nakatitig lang sa kanya na tila hindi mapaniwalaan ang sinasabi niya. Yan ang hirap sa inyong mga babae. May iritasyon sa tinig nito. Lahat gusto niyong makuha sa marami pang pasakalye. At kung sa palagay mo pahirap para sa iyong pagkain ng sawa? Well, Doktora Cuenca, you're wrong. It's a delicacy. At masarap yun na parang pritong manok. The final straw. Good night, Gino. Tumalikod siya at binuksan ang pinto ng kotse. Kung ganun, ayaw mo sa mungkahi ko? Isn't it obvious? Ayaw mo sa akin? Ayoko sa proposal mo. Dapat naisip ko ng ganyan ang sasagot mo. Sa bagay, nakita ko nang magiging matigas ang ulo mo pagdating sa ganito. Huwag naman sanang sumama ang loob mo. She said, smiling and yet gritting her teeth. Natitiyak kong maraming babae magkakandara pa sa proposal mo. Si Monet na lang halimbawa, hindi mo na kailangan mag-propose sa kanya, hindi ba? Eh, hindi si Monet ang gusto ko, kundi ikaw. Well, thank you. Kasing tamis ng pulot ang tinig niya. But I'm sorry, Gino. I still prefer the old-fashioned ways of courtship. Tuluyan na siyang pumasok sa loob ng kotse niya. Nakita niyang ganun din ang ginawa ni Gino. Magkasabay pa silang nagpaandar ng makina at lumayo sa lugar na yon. But what puzzled her ay kabuntot niya ito kahit nang nasa kahabaan na siya ng madilim na National Road. Nagminor siya at sinadyang magtapat ang mga sasakyan nila. Ibinaba niya ang salamin sa bintana ng kotse. What are you doing? Sigaw niya. Escorting you home. It's more than an hour drive, Aisa, at sa madilim at magubat na kalye. No matter what you think of me, hindi ko matiis na hayaan ka umuwing mag-isa. Kahit paano ay nabawasan ang inis niya rito. But she died kaysa ipakita ritong lumambot ang puso niya sandali. That's sweet, Gino. Pero ipanatag mo ang loob mo. Sa klinika ako matutulog. Inabot niya mula sa ibabaw ng dashboard ang mga susi at iwinagayway rito. Ted gave me the kiss in the room's clean and furnished. Inapakan niya ang silinyador at humagibis ang sasakyan. Nasisiyahang tinanaw niya sa side view mirror ang pick-up na huminto. Tanggapin na kaya ni Aisa ang proposal ni Gino? Ano naman kaya ang magaganap sa bagong klinik niya? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.